Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Michelle Africa. Hinahatid po sa inyo ang aming panibagong episode. Dito lamang po sa Verified Cares on Facebook Live. So ngayon po, nandito po ako sa Oriental Mindoro sa Puerto Galera. At sa ilang sandali po lamang ay sasamahan po tayo ng aking co-host na si Tomas Africa. Natin siya para po masimulan na natin tong episode na to. Katulad po ng aming mga nakaraang episode, sinusubukan po namin sagutin ang inyong mga problema tungkol sa birth, marriage, at death certificate. So, ayan po siya. Magandang gabi, Dad. Hello! Magandang gabi, Attorney Michelle, at magandang gabi sa mga nanonood sa atin ngayong oras na to. Okay, so anong oras na dito sa Pilipinas? 6 p.m. dito sa Pilipinas. 7 p.m. sa Tokyo. 5 a.m. sa New York City. Fallback time na kasi. 3 a.m. Mm-mm. O nga pala, ano nang oras sa LA ngayon? 2 a.m. Okay. Sa Sydney, 8 p.m. pa din? 8 p.m. 11 a.m. sa Paris. At sa Dubai? 12 noon. Wala na, hindi ko na masundan. Biglang na gano'n, no? Daylight saving time. Yes, oo. Nagpo-fallback sa kanila eh. Dito sa atin, pareho, year in, year out ang oras. Katulad po sa aming mga nakarang episode, sinusubukan po namin sagutin na inyong mga problema sa inyong birth, marriage, or death certificates. Ngayon gagawin natin, iba yung format natin ngayon. Kasi magpo-focus po tayo ngayon sa lahat ng mga questions na pinadala sa atin ng ating mga kaibigan. Pero katulad sa ating, siguro Dad, mga 5 weeks tayong nag-discuss tungkol sa illegitimate children. Naalala mo ba yun? Yeah, napakarami at palagay ko ang dami pa rin gusto magtanong sa atin about illegitimate children. Mm-mm. Pero hindi naman po ibig sabihin na kung maiiba po yung episode natin ngayong araw na ito, hindi po natin i-entertain ang mga questions ng ating mga kaibigan tungkol sa illegitimate children. Pero kung naalala natin, nung nakaraang buwan tayo ay nag-discuss tungkol sa illegitimate children, nabanggit natin na kung ano ba yung definition ng pagiging illegitimate, basta tayo pag pinanganak ang isang bata na hindi kasalang magulang or hindi kasal sa isa't isa. Ayan, siguro yun yung pinaka-accurate na definition ng illegitimate children. Tapos yung walang yung walang nakalagay na date and place of marriage sa birth certificate. Yes, kung naalala natin yun din ang sinabi natin na paano natin malalaman kung illegitimate child ang isang bata sa pagtingin lang sa birth certificate niya. So, yun talaga yung pinakamagandang indicator doon is kung makita nyo sa date and place of marriage of parents nakalagay not applicable or blank lang siya. Yes. Basta. Okay, so nabanggit din natin tungkol sa manahan. Yan, kumbaga mas maliit ang share na sa manahan ng illegitimate child kumpara sa isang anak na legitimate. Oh, ang mga aso. Sabi ko nga strike anywhere talaga dito, may nagwe-welding, mayroong mga aso. So anyway, back to our topic. Ayan, tungkol sa manahan, kung anong apelido ang kailang ibigay. Ay, nako. Kung anong apelido. Illegitimate dog. Pero hindi, walang illegitimate dog. Adopted dog lang. Okay. Kung anong apelido ang mabibigay sa illegitimate child, maraming possibilities tungkol sa illegitimate child kung anong apelido yung pwede nilang gamitin. So hindi porket illegitimate child, ito lang ang apelido na pwede niyang gamitin, 'di ba? Conforme lang sa sitwasyon, 'di ba, Dad? Yes, of course. Mm-mm. Alam mo,
Tinitingnan ko itong ating script ngayon eh. Medyo may kadiliman dito sa lugar ko kaya hindi ko masyadong mabasa. Dito medyo maliwaliwanag pa pero malapit na mag-sunset dito for sure. So anyway, ayan, at saka kung ano-ano pang iba pang iba-iba pang mga detalye sa birth certificate na maaaring maapektuhan dahil lang isang bata or ang isang tao ay isang illegitimate child. Okay, so yan yung 5 weeks nating tuloy-tuloy na diniscuss. Talagang buhos, actually, dad, yung mga questions sa atin. Hindi lang sa Facebook, hindi lang sa email, pati po sa YouTube. So pati sa YouTube po, nagiging available po ang ating mga videos at doon din tayo nakakakuha ng mga katanungan galing sa ating mga kaibigan. So ngayon, pumili po tayo ng mga questions na sasagutin po natin ngayong araw na to. So dad, gusto niyo pong basahin yung unang question? Ayan, bangka. Naririnig niyo yung bangka? Talagang hindi fake yan. Sige, papakita ko sa inyo kung nasan ako. Ayan, oh, may dagat talaga. So wala, hindi scripted yung ano ah, yung mga sounds. Sige dad, simulan natin yung pagsagot natin. Galing kay Ina, paano po magpa-correct ng birth certificate kung hindi naman po kasal ang parents ko? Pero sa birth certificate ko, nakalagay na kasal sila. Ano po ang dapat gawin? Ayan. So maraming salamat, Ina, sa question mo. Nako dad, alam mo ba, marami talaga tayong mga kababayan at mga kaibigan na ganito yung problema. Kasi ang akala nila, so ito yung mga problema natin, mga maling akala na kapag ka hindi kasalang magulang, hindi magagamit ng bata ang apelyido ng tatay. The only way is i-declare nila na kasal yung nanay at tatay nila. So dapat pala ang ano that's natin. That's true. Oo. Ang dapat palang title natin, hashtag maling akala. Yeah, maling akala na lalong lumalala. Oh, 'di ba? Parang nagra-rhyme pa talaga. Pero totoo 'yan kasi 'yun lang kasi talaga 'yung nakikita kong dahilan kung bakit i-mis-declare natin na ang mga magulang ay kinasal pero sa totoo naman hindi. Okay? So, paano ba makorek? Makokorek naman, Ina. Pero ang lagay nito, kailangan itong i-file sa korte para ito ay madesisyonan ng isang judge. So ito yung tinatawag naming mga abogado na substantial correction. So hindi mo siya pwedeng i-file sa munisipyo. Hindi naman siya annulment of marriage, di ba? Dahil hindi. Marriage naman did not happen, di ba? Yes. Kasi ang gagawin mo lang dito, papatunayan mo lang na wala naman talagang kasal. Okay? May mga paraan po para patunayan na talagang walang naganap na kasal. Pero ito po ay hindi madedesisyonan ng ating mga municipal or city civil registrar. Kumbaga, talagang kailangan po itong dumaan sa judge. Yes, oo. So, Juan, di ba? At saka, ano ba tama, ano, attorney? Na pwede para yung bata magkaroon ng magamit yung apelyido ng tatay kahit na born siya out of marriage. Kung born siya out of marriage, kailangan lang pong gawin ay kilalanin po siya ng tatay niya bilang anak niya at payagan siyang gamitin ang apelyido ng tatay niya. Okay, so hindi kailangan i-declare na kasal yung mag-asawa or kung yun lang yung reason para gustong mangyari ng mga magulang, hindi kailangan magpakasal para lang yun ang makuhang epekto. At saka merong, at saka hindi ba kahit na hindi sila pwedeng mag-asawa, hindi ba merong mga ganong kaso na married yung one of the parties or both parties, meron doon sa AUSF, pwede naman magamit pa rin ng bata yung surname ng father kung pinapayagan ng
father? O ngayon ba pati father and mother dapat mag-consent? Kailangan po father and mother. Actually, medyo complicated ngayon, yan kasi dati kasi hindi kailangan ng consent ng mother. Pero ngayon, implicitly or impliedly, dapat may consent ng nanay. So, actually, medyo mahabang explanation po yon. Pero at the end of the day, kailangan po may consent ng nanay, may consent ng tatay. Okay. Kahit na wala silang capacity to contract marriage, pareho silang disqualified. Pwede rin yun, di ba? Pwede pa rin magamit yung apelido ng tatay, pero iba naman yung proseso. So ito medyo mas magiging mas mahaba kasi ang recording niya iba. Iba yung magiging registration ng bata, and then kailangan po itong idaan sa korte for that. So mas complicated po pag ang nanay at ang tatay ay kasal sa iba compared to the situation na ang bata pinanganak pero hindi kasal yung nanay at tatay niya. Kumbaga single sila pareho. Okay. Mas magkaiba lang. Madali-dali yun. Oo, magkaiba lang. So, ayan. Yun ang case kapag hindi kasal yung magulang. Ito po, kailangan court. So, meron kasi tayong tinatawag na clerical error na pwede nating ipa-correct sa civil registrar, meron naman yung substantial error. So masasabi natin, kung iisipin natin, kung papasimplihin natin, yung clerical minor correction. Samantalang yung substantial error, major correction. Ay, nako talaga. So yan. Sana inanalinawan ka sa aming pagsagot sa tanong mo. So, yan. Kung mayroon ka pang ibang question, sana ipadala mo sa amin para ma-follow up namin yung question mo. Okay, so second question, tuloy natin. Dito naman, pinadala sa atin ng ating Facebook friend na si Ely. Hi Ely, ito yung question mo. Paano po kung example, gusto pong irehistro ng totoong magulang ang anak nila? Okay, totoong magulang. So, explain natin later. Pero sa hospital record, iba po ang nakalagay sa record ng bata. Ibang pangalan ang nakalagay sa mother's name. Kaya po bang ayusin to sa munisipyo? Ayan. So, medyo complicated, hindi ba? Pero, komplikado, pero nangyayari po sa totoong buhay yan. Okay? So, ang tanong niya, gusto nilang irehistro ng maayos yung bata. Pero nung tiningnan sa hospital record, iba daw ang mother na nakalagay sa birth certificate ng bata. Kung pwede pa daw itong ayusin sa munisipyo. Ako sa tingin ko, hindi na tumaayos sa munisipyo. Kasi, that's one answer. Suggested answer. Sa tingin ko, hindi na siya maaayos sa munisipyo kasi ang usual po na ruta na dinadaanan ng ating dokumento is pagka pinanganak po sa ospital yung bata, ang ospital, di ba dad, itatransmit ngayon yung birth record sa munisipyo. So kung pinanganak yung bata sa ospital, itatransmit ng ospital sa munisipyo, ngayon mare-register na siya sa munisipyo. And kung naka-register na sa munisipyo yan, ang susunod na step dyan, sa PSA na. Di ba? So sa tingin ko, yes. Parang ano eh, hindi nga clear dahil parang hindi pa yata may sense na parang hindi pa sa kaalaman niya, hindi pa nakarehistro. Parang ganun. Na hospital record pa lang siya meron. Okay. Kasi kung hindi pa nare-register sa munisipyo, pwede sila mag-inquire, mag-apply na sila for late registration.
'di ba? Yeah. Pwedeng ganun ang gawin nila. Mag-apply sila for late registration. Ngayon, doon nila malalaman sa munisipyo kung talagang nakaregister na ba yung bata or hindi pa. Kasi kung nakarehistro na, hindi na sila papayaga mag-late register. So siguro, Ili, yun ang masasabi namin na pwede mong gawin. Kung hindi ka sigurado, kasi kahit kami, hindi kami sigurado kung nakarehistro na siya sa munisipyo. Kasi in the normal course of things, kailangan pagka na pinanganak sa ospital, ang ospital ngayon ang magpapadala ng birth record sa munisipyo. So yun siguro ang magagawa natin. Yes, Dad. At yung paano yun kung nasa civil register na, a change of name of mother ang kanyang kwan, di ba? Ang kanyang ginagawang ang kanyang problema. So nakikita ko dito, pwede itong yung Simulated Birth Rectification Act, yung bago nating batas, Dad, na pinirmahan ni Presidente Duterte. Kasi kung ang nakalagay sa birth certificate, iba dun sa totoong nanay, then pasok siya dun sa definition ng simulated birth na pwede mong i-correct sa DSWD. So dun ko siya nakikita papasok. So pwede pa rin siya, although hindi sa munisipyo, pero sa DSWD, hindi na kailangan mag-court. Parang nakuha mo yung angle ng pangyayari dito, na ibang pangalan ng nanay ang sinama, ang linagay. Yeah. Pero parang hindi naman. So parang ang parang simulated birth nga. So hindi siya hindi siya error in a sense, no. Hindi siya error in that case. Yeah, it will not fall under yung under 9048 or something related to that. Yeah. So, yun din yung lagi natin pinapaliwanag sa ating mga manonood na yung mga ganitong klaseng kaso, sobrang specific po siya dahil kailangan po nating malaman lahat ng detalye bago tayo makapagbigay ng karampatang solusyon. Katulad nito, kung hindi pa siya nakaregister at all, late registration, di ba? Pero kung nakarehistro na, tingnan nyo, nag-iiba ka agad. Nag-iiba ka agad yung solusyon. So, yan yung sana yung nagiging maliwanag din po sa ating mga viewers kung bakit importante sa amin yung facts at saka importante sa amin na kahit anong mangyari, ikonsulta nyo po sa abogado. Tapos ibuhos nyo po lahat ng facts na pwedeng dapat malaman ng lawyer para po mabigyan po ng tamang solusyon ng problema nyo. At yeah, yan, thank you. Yun. Thank you, Ili, sa pagtatanong mo. Ayan. So, ang dami pa nating question, ha? Siguro, tuloy-tuloy lang tayo kahit na may nagwe-welding dyan sa labas. Dad, pwedeng pakibasa po yung next question. Hindi masyadong maliwanag dito, eh. Si Kathleen. Oo, question ni Kathleen. Ako na lang babasa. Oh, sige. Oh, ikaw na lang magbasa. Okay. Ng lahat ng cases natin. Okay, so ang question ni Kathleen, ito. Kung mali po ang late registered kong birth certificate, dapat po kasi ang birthday ko September 11, 1999. Kaso ang nakalagay ay September 11, 199. Paano po kaya yon? So yung year niya, imbis na 1999, 199, kulang ng isang letter, kulang ng isang number. Paano po kaya yon? Ay nako, Kathleen, ang sagot ko sa'yo, napakaswerte mo. Napakaswerte mo kasi itong error na to, ito yung clerical error na pwedeng i-correct sa civil registrar. Kasi wala naman tayong year na 199 unless, di ba, 199 AD ka pinanganak, which is impossible, di ba? Yeah. So, ito ay clerical error na pwede mong i-apply sa civil registrar. Dahil kung ito, nagkamali yung last digit, automatic ito. Dahil year of birth,
naapektado ang age mo, then pagka ganun yung error, court yan. Kailangan mo mag-file ng kaso sa korte, kailangan mo magkaroon ng abogado, at kailangan mo humarap sa judge. So kaya kaswerte dahil ito lang, kailangan mong i-file sa munisipyo. That's true. Napakaswerte mo. Para ka na rin nanalo ng loto niyan. Oo, no. Dahil ang dun pa lang sa gastusan, ang laki na ng diferensya niyan. Ang laki na ng diferensya niyan, for sure. So, yan. Diretso ka na kagad sa civil registrar niyo dahil makokorrect nila yan. Ayan. So, thank you, Kathleen, for asking us this question. Yung question ni Kathleen, actually, most of our questions na finiture natin ngayon. Lahat ito nanggaling po sa YouTube channel natin. Meron po tayong YouTube channel, Verified Cares. Hanapin niyo po kami sa YouTube at mag-subscribe po kayo. Ayan. So, ang susunod nating question. Actually, yung mga questions natin ngayon, maiikse, pero mapapaisip ka talaga eh, no? Katulad nito. Di ba, Dad? Do you agree or disagree? Why or why not? Please check. Hey, by the way, gusto ko lang gusto kong batiin lahat ng mga nagba-bar exam ngayon. So, second week, kakatapos lang po na second Sunday ng mga barista. So, good luck po sa inyong lahat. Kailangan, aside from studying, please stay healthy. Huwag kayong magkakasakit dahil ang hirap mag-exam kapag ka may sakit. Ayun. Best wishes. Galing sa veterano. Galing po sa dumaan at nagbunyi at mata. One take lang siya, one take lang. Siyempre, San Bede. Ah, okay. By the way, isa pa, championship ng NCEE, go San Bede fight. Okay, yes, manonood tayo niyan. Tomorrow. Yes. Manonood tayo niyan, go San Bede. Okay, so number four question. Marami pa tayong question, kaya kailangan natin ito sagutin. Galing kay Cedric, Dad. Ito ang question ni Cedric. Hello po, paano po makikita sa birth certificate kung ikaw ay nakarehistro sa civil registrar? O, Dad, ikaw sumagot niyan. Oh, sige. Unang-una, dapat meron kang LCR number. Tingnan mo kagad doon sa upper right hand. Registry yung LCR number. Registry number. Ibig sabihin yan, nakapasok na sa registry book yung particulars and details of birth mo. Dahil yun naman talaga ang unang ko, yun naman ang ibig sabihin ng birth registration. Nakapasok yan sa registry book. Base doon sa form na fill up mo. And then later on, yung kwan mo, yung parang application mo for birth certificate, for registration of birth, yun ang nagiging birth certificate, ina-assignan kanya ng LCR registry number. Yun ang unang-unang mong titignan. At saka doon sa baba, meron doon nakalagay, di ba? Na kung sino ang tumanggap, kung sino ang nag-enter sa books, sa registry ng birth mo. Ayan. So kasi, ito lagi kong sinasabi ngayong araw na to, in the normal course of things, kung meron kang birth certificate, dapat rehistrado ka sa civil registrar. Kasi yes, ang birth certificate po natin, hindi po natin to ina-apply sa PSA. Hindi po sila ang humahawak ng papel natin, ng birth record natin. The original birth record ay tinatago po para sa atin ng ating local civil registrar. So kaya po namin nasabi na kung meron kang birth certificate, dapat meron kang record sa civil registrar. Pero sila ang registration agent, yes, hindi ang PSA. Hindi po ang PSA. Ang PSA po ay nagtatabi lang po ng kopya. Pero hindi po sa kanila yung original. Kaya yun din po ang dahilan kung bakit, kung meron po tayong problema sa birth certificate, hindi po ito kayang i-correct ng PSA dahil hindi po sila ang may hawak ng original na record noon. Opo. Sa PSA kasi walang civil registrar doon.
Meron lang Civil Registrar General. Kahit yung civil rin siya nagre-rehistro ng mga vital events, yun talagang civil registrar sa cities and municipalities ang gumagawa ng ganitong tasks, responsibilities. Ayan. So, kaya kahit po, pagka po nakukuha po natin ang birth certificate, pagka-deliver sa atin, pagkita natin, naku, mali-mali yung mga detalye. Kahit po magalit po tayo sa lahat ng opisyalis ng PSA, wala po silang kapangyarihan para baguhin ito. Ayan. Correct. Okay? So yan, Cedric, sana malinaw yung pagkapaliwanag namin na sa pagsagot namin sa question mo. Okay? Dad, wala na tayong oras ha, pero meron pa tayong isa pang question na babasahin ngayon. Para sa susunod na episode, sasagutin natin yung question niya. Okay? So ang question natin ay galing kay Aileen. Si Aileen, ang question niya ito. Pwede po bang mapabilis ang pagkuha ko ng PSA kapag late registered po? Sabi po kasi aabot ng ilang buwan ito. Pwede po bang gamitin yung expedite? Ayan. Dad, baka pwedeng sagutin mo yung question ni Aileen. Oh, sige. Wala namang process na expedite. Pero alam ng civil registrar, sabihin nyo na kailangan nyo kaagad to dahil merong gagamitin nyo siya for a very important reason. Ang civil registrar... Ayan. Hindi civil registrar yon, ibon yon. Ang civil registrar, ipapadala to, itatanong kayo kung gusto nyo ipa-courier. So pagka ipapa-courier, kailangan alam nyo din kung ano yung number ng transaksyon ng courier para magkaroon kayo ng kumbaga tracer number. Pagka siguro give or take 1 week, siguro pwede nyo nang i-check sa PSA, tutulungan naman kayo doon kung dumating na yung record na pinadala ng civil registrar. And ang way to trace it will be through that number na binigay ng courier sa tulong ng civil registrar. And by the way, kayo po ang gagastos ng courier expenses, hindi po yung civil registrar. So hindi naman po aabutin ng maraming buwan yan, I think. Lalo na kung sinasabi nyo na urgent. Siguro yun ang tinatawag nila na expedite. Pero hindi naman po talaga ako, may proseso lang po para dyan. And alam naman ng PSA, alam naman ng civil registrar na kung sasabihin nyo na may urgency itong transaction na to. So yun, ang masasabi lang din namin at maa-advise namin is huwag nyo pong pabayaan yung papeles nyo. Kayo po ang mag-follow up nito dahil hindi po, kung wala pong magfa-follow up at babantayan yung papeles. Isipin na lang po natin ang dami-dami pong papeles na pumapasok po sa PSA kada araw. So kung kayo po, hindi nyo po susundan yung papeles ninyo, talaga po siya matatagalan. So yung pag-expedite po ay actually nasa sa inyo po ngayon para ma-expedite yung papeles ninyo. Na kung hindi nyo po aagapan at susundin yung papeles ninyo, talaga pong matatagalan pa yan. O di ba nasagot na natin, hindi na natin hinanging question. Kasi ayaw na namin kayo mag-intay. Pero anyway, ayan, yun ang masasabi namin dyan. Maging responsible tayo sa papeles natin. Dahil ultimately, tayo naman ho ang makikinabang dyan. Kaya kahit po medyo may kahirapan or medyo may gastos, pagka naayos nyo naman po, napakalaki pong benepisyo sa inyo nun kapag ka naayos nyo po yung record ninyo. Okay. So that may kami... pahapon ako, attorney. Paano, kanina umaga, may nagtanong yung kanyang tiya na kinupkup niya, 89 years old na. And then, chinek na nila sa civil registrar at saka sa PSA, wala pang record. So sabi ko, yun na nga, late registration yan. Pero 89 years old,
dapat naman siguro ipaalam natin or hingin natin naman ang tulong ng mga civil registrar na siguro pagka 89 years old, wag na natin masyadong strictuhan yung mga requirements dahil every person has a right to be registered. Eh, hindi na niya siguro mare-reproduce yung mga or mahahanap yung mga records showing yung facts of birth niya. So, this is an appeal to civil registrars para alagaan naman yung ating mga very senior members of population who still have to be registered. So, tingin ko naman, meron naman silang mga, ano, meron mga ma-relax na requirements dyan. Lalo na, kasi kung i-expect naman natin na yung mga dokumento nila na sinauna or pre-war pa yan pag 89 years old. So, I think pagbibigyan naman yan and then, ano lang, siguro mag-request lang po tayo na written request na 89 years old na po yung aplikante para I'm sure may mga priority lanes yan sa civil registrar's office at kung nakapila sa priority lane, priority rin po ang pagpaparehistro para sa kanila. Okay. So good. Yun po. Maraming salamat po sa mga nagtanong, pati sa nagtanong sa iyo, Dad. Sa inyo po na mga nanonood na gusto po magtanong sa amin, huwag po kayong mag-atubilin at mag-message sa amin sa aming Facebook page www.facebook.com/verifiedinc. Pwede po sa live stream, private message, or sa wall namin. Pwede rin po kayo tumawag sa aming opisina 8705-1265 at 8705-1277. Yan. So hanggang sa mali po, abangan nyo po ulit kami next week. Sa ngalan po ng aking co-host na si Tomas Africa from San Juan City. Ako po si Attorney Michelle Africa, galing po sa Puerto Galera, Oriental Mindoro. Maraming salamat po sa panonood and see you next week. Bye!